Bata pa lamang ako nang maulila sa ina. Namatay sa sakit ang mami ko. Nasa 7 taong gulang pa lamang ako noon. Nahirapan akong tanggapin ang nangyari. Walang araw at gabi na hindi ko siya hinanap. Pero dahil sa pagmamahal ni daddy ko sa akin, unti-unti ko ring nalampasan ang pangungulila ko sa mami ko. Hindi na rin nag-isip pa si daddy na maghanap ng bagong mapapangasawa. Itinuon na lamang niya ang kanyang panahon at oras sa akin at sa negosyo namin. Sa pagsisikap ni daddy, lumago ang negosyong ipinundar nila noon ni mami. Pinaglaanan niya ito ng panahon at oras. Ang negosyong restaurant ay nagkaroon pa ng ilang mga branches dito sa Metro Manila. Kaya, napag-aral din ako ni daddy sa isang magandang eskwelahan. Kasama namin ni daddy sa bahay si Tito Bert, nakababatang kapatid ni mami. Magmula nga nang mawala si mami sa bahay na tumira si Tito Bert, habang abala noon si daddy sa negosyo, si Tito Bert ang kasakasama ko. Siya ang nagsilbing family driver namin at tagapag-alaga ko. Mabait si Tito Bert. Itinuring ko na siyang pangalawang ama. Hindi na rin siya naghanap pa ng mapapangasawa. Hanggang magkolehiyo na ako, tinuruan na rin niya ako kung paano magmaneho. Dahil nasa tamang edad na rin naman ako. Hanggang isang araw ng Sabado, nadatnan kong abala sa paglilinis ng bahay si Tito Bert. Kaya tinulungan ko na rin siya para matanong na rin kung bakit siya naglilinis ng bahay. Ayon kay Tito, may bisita daw si Daddy at kailangan naming makilala. Iniisip ko na baka business partner ni Daddy. Maaga kaming natapos ni Tito at pagdating ng hapon, nagsimula na rin siyang magluto ng masasarap na pagkain. At pagkatapos, inihanda na rin niya ito sa lamesa. Mag-alas 6:30 ay natapos na ni Tito ang mga gawain niya. Ipinagtataka ko, iisa lamang ang bisita, pero bakit ganun na lamang kung maghanda si Tito? Yan kasi ang bili ng daddy mo, Rance. Sagot naman ni Tito sa akin. At ibinilin din daw ni daddy na mag-ayos kami ng aming mga sarili. Sinunod namin ang lahat ng bili ni daddy kay Tito. At bago pa mag 7:30 ng gabi, nakahanda na kaming dalawa. 7:35, narinig namin ang busina ng kotse ni daddy. Dumating na siya. Kaagad ko naman siyang sinalubong sa pinto, kagaya ng nakagawian ko. At kaagad kong ang napansin ang isang magandang babae na kasama niya. Nakadikit ito kay daddy, nakahawak sa braso niya. Mukhang mas bata kay daddy ng kalahati ang edad. Kaagad naman akong ipinakilala ni daddy. Anak, si Nicole, girlfriend ko. Nicole, si Rance, ang anak ko. Nakangiting nilapitan ako ni Nicole at kinamayan. Hindi ako makapaniwala, sobrang ganda niya. Lalo pa at mukhang mamahalin ang kanyang kasuutan at ang bango pa niya. At sabi pa niya sa akin, Nicole na lamang daw ang itawag ko sa kanya. Nginitian ko na lamang siya. Nanibago kay daddy. Ngayon ko lamang siya nakitang nagdala ng babae sa bahay. At lumapit na kami sa dining table kung saan naghihintay si Tito Bert. At kaagad ding ipinakilala si Nicole sa kanya. Umupo na kaming apat magkatabi, sina daddy at Nicole. Kami naman sa kabila ni Tito Bert. Katapat niya si daddy at katapat ko naman si Nicole. Medyo napapaisip pa ako at nagtatanong ang sarili ko. Bakit naghanap pa ng babae si daddy sa ganitong edad niya? Bakit hindi siya naghanap noong bata pa siya? Hindi kaya lolokohin lamang siya nito?
Maraming tanong sa isip ko. Tahimik ako. Hanggang naramdaman ko na lamang na may kumakalabit sa hita ko. Nagulat ako. Bago pa man ako tumingin kay Nicole ay nakatitig na ito sa akin. Alam kong paa niya ang nararamdaman ko na nasa hita ko. Dahil pasimple siyang nakangiti at nakatitig sa akin na ayaw pahalata kay Daddy. Nakaramdam ako ng hiya kaya hindi na ako kumibo at lalo namang hinagod niya ang paa niya sa hita ko. Napapalunok na lamang ako. Habang kumakain, nagsasalita si Daddy. Anak pala si Nicole ng kanyang kasosyo sa negosyo. Nakilala niya noong nakaraang buwan lang galing US. At doon nag-aral nang makapagtapos dito na siya tumira sa Pilipinas. Sabi pa ni Daddy, dito na daw siya titira sa bahay. Nagulat kaming dalawa ni Tito Bert. Dahil mukhang napakabilis ata ng pangyayari. Pero ganun pa man, hindi namin pwedeng kontrahin si Dad lalo pa at nasa harap ni Nicole. Medyo sumama ang loob ko, hindi ko gustong mag-asawa uli si Daddy. Kaya pagkatapos namin kumain, nagpaalam na ako sa kanila na aakyat na ako sa kwarto ko para magpahinga. Nagpaalam ako para hindi nila mahalatang masama ang loob ko. Di pa ako tumatagal sa kwarto ko ay kumatok naman si Tito. Kaya pinapasok ko na. Kinausap niya ako. Masama loob mo no? Kaagad niyang bungad sa akin. Hindi to, sagot ko. Nako, kabisado na kita Rance mula pagkabata mo kaya huwag ka nang magkaila. Pinayuhan niya ako na intindihin ko na lamang daw si Daddy dahil kailangan din niya ng babaeng mag-aalaga sa kanya. Tahimik akong nakikinig sa mga sinasabi sa akin ni Tito Bert. Nang makita niyang umaliwalas ang itsura ko, alam na niyang naiintindihan ko mga sinasabi niya sa akin. Tumango ako at ngumiti na. Bumaba na siya, naiwan akong mag-isa sa kwarto ko. Naisip ko rin na mukhang tama naman si Tito Bert sa mga sinabi niya sa akin. Napahinga ako ng malalim. Kinuha ko na lamang ang cellphone ko at tiningnan ko ang IG ko. May bagong post ang pinafollow kong si Sybil A. Lalong nawala ang stress ko nang makita ko ang bago niyang post. Kaagad ko nga itong pinusuan at nagsimula nang gumana ang imahinasyon ko. Iniisip kong katabi ko siya. Kaya naman, may biglang gumalaw sa pagitan ko. Ang alaga ko, gustong kumawala. Sinakal ko na ito. Lalo pa itong nanggalaiti nang maalala ko ang ginawa ni Nicole kanina habang kumakain kami. Nasa kalagitnaan na ako sa aking sariling seremonya nang may biglang pumasok sa kwarto ko. Napabalikwas ako at nabigla. At nang makita ko nga kung sino ang pumasok ay lalo akong nagulat dahil si Nicole ang pumasok. Hindi pala nailock ni Tito Bert ang pintuan kanina paglabas niya. Humingi naman ng pasensya si Nicole sa biglaan niyang pagpasok sa kwarto ko. Nakaramdam naman ako ng hiya. Mukhang alam niya ginagawa ko. Nakangiti siya. Kaya sabi ko, bakit ka pumasok dito? Sabi niya, tinanong daw ni Daddy kung ano ang ginagawa ko. Kung natutulog na daw ba ako dahil si Tito Bert daw kasi ay nasa kwarto na niya at natutulog na. Sabi ko, matutulog na ako. Okay, sabihin ko na lang sa Daddy mo na matutulog ka na. Sagot naman sa akin ni Nicole. Sorry ha, naistorbo kita. Naistorbo kita sa ginagawa mo. Nakangiti si Nicole. Alam niya kung ano ang ginagawa ko nang madatnan niya ako sa kwarto ko. Sa sobrang hiya ko, hindi ko na itinuloy ang ginagawa ko kanina. Hanggang sa dalawin na ako ng antok. Nakatulog na rin ako. Maaga akong nagising kinabukasan.
Ginawa ko na ang nakagawian kong gawin tuwing umaga, ang mag-jogging. Dahil araw ng Sabado at wala naman kaming pasok, pagkatapos ko mag-jogging, nagpahinga na ako. Nadatnan kong nagbabasa ng dyaryo at nagkakape si Daddy. Mukhang wala ring pasok. Kinausap niya ako, sabi niya, "Nagtatambo ka ba sa akin, nak?" Tahimik ako. Hindi na siya muling nagsalita pa. At dahil naramdaman kong naghihintay siya ng sagot mula sa akin, nagsalita na rin ako. "Opo, Dad." "Pero wala naman po akong magagawa. At saka naiintindihan ko po kayo." "Salamat, Rans. Mahal ko pa rin ang mami mo pero matagal na siyang nawala sa atin. Kaya naghanap na rin ako ng babaeng pupuno sa pangangailangan ko." Pagkatapos namin mag-usap ni Daddy ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Bigla ko namang nakasalubong si Nicole at muntikan pa kaming magbanggaan. Hindi ko na siya pinansin, dumiretso na rin siya sa kinaroroonan ni Daddy. Kinagabihan pagkatapos naming mag-dinner, umakyat na ako sa kwarto ko. Maaga akong inantok at nakatulog. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong nagbukas ang pintuan ng kwarto ko. Nagising ako at sabi ko, "Tito Bert, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito?" Pero hindi siya sumasagot at lumapit siya sa akin. Si Nicole pala pumasok sa kwarto ko. Sabi niya, "Wag daw ako maingay." Bigla niya akong sinunggaban. Napahiga ako sa kama pero naitulak ko siya. Kaya napalayo siya ng bahagya sa akin dahil medyo napalakas ang pagkakatulak ko. "Ayaw mo ba sa akin?" Mahina niyang salita. "Ayoko, magagalit si Daddy." Pinalabas ko siya. Pero nagpupumilit siya na lumapit sa akin. Pilit niya akong hinahawakan sa braso ko. Nang bigla namang dumating si Tito Bert. "Anong ginagawa mo, Nicole?" Nakaramdam ng hiya si Nicole nang makita niya si Tito Bert. Kaya lumabas na siya ng kwarto ko. Mukhang napasarap ang tulog ni Daddy kaya hindi niya namalayang lumabas ng kwarto nila si Nicole. Nang mapatingin ako sa orasan, alauna na ng madaling araw. Bigla naman akong nakaramdam ng pagkauhaw. Kaya bumaba na muna ako para uminom ng tubig sa ref. Pero isang eksena ang hindi ko inaasahang makikita ko nang mapadaan ako sa kwarto ni Tito Bert. Dahil bagya itong nakabukas, nakarinig ako ng ingay kaya sinilip ko ang loob nito. At nagulat nga ako nang makita ko si Nicole at si Tito. May ginagawa silang dalawa. Hindi ako makapaniwala. Hindi kayang tanggihan ni Tito si Nicole. Bago pa nila ako makita ay bumalik na ako sa kwarto ko. Iniisip ko kung paano ito nagawa ni Tito kay Nicole. Iniisip kong sabihin kay Daddy ang lahat ng nakita ko. Pero nagdalawang isip ako. Kapag nalaman ni Daddy na ang babaeng mahal niya ay nagpapabakuna kay Tito, tiyak na mag-aaway lamang sila ni Daddy. At baka palayasin pa ni Daddy si Tito. Ayokong mangyari ang bagay na yon. Ayokong mawala si Tito sa amin. Ilang linggo makalipas, madalas ko pa rin nakikita sina Tito Bert at Nicole na naglalaro ng bahay-bahayan. Pero pinipili ko na lamang na manahimik at huwag nang kumibu pa. Hanggang isang araw pumasok si Nicole sa kwarto ko. Pinipilit niya akong patikimin ng kanyang petsay. Pilit naman akong umiiwas sa kanya pero makulit si Nicole. Nang bigla na lamang nga dumating si Daddy na kasama si Tito Bert. Kaagad na nagsalita si Nicole at lumapit kay Daddy. Sabi niya gusto ko raw siyang pagsamantalahan. Nagulat ako sa ginawa ni Nicole sa sinabi niya kay Daddy.
Kinabahan ako. Binaligtad ako ni Nicole. Tahimik si Daddy habang nakatitig kay Nicole. Bigla niyang itinulak si Nicole. Palayo sa amin. Tumigil ka, Nicole, tigilan mo ang anak ko. Nagulat ako kay Daddy sa sinabi niya. Ayon pa sa kanya, isang linggo na nakalipas nang magsumbong si Tito Bert sa kanya. Sa ginawa niyang pagpasok sa kwarto ko, ayaw daw niyang paniwalaan si Tito Bert. Pero kailan lang ay natuklasan niyang tinanggal ni Nicole sa trabaho ang isa sa mga datihang trabahador niya sa resto. Walang alam si Daddy sa ginawa niya, kaya nagalit siya at ibinalik niya ito sa trabaho. Magmula noon ay pinasubaybayan na niya kay Tito si Nicole. At dati pa ay nakapagsumbong na si Tito kay Daddy patungkol sa ginagawa niya sa akin ni Nicole. Hindi makapaniwala si Nicole sa mga narinig niya kay Daddy. Bago pa man makapagsalita si Nicole ay pinalayas na siya ni Daddy. Nalaman ni Daddy na tanging ang pera lamang niya ang habol ni Nicole sa kanya. Pilit pang itinatanggi ni Nicole ang lahat. Pero umiiyak siyang humihingi ito ng tawad. Balik sa dati ang buhay naming tatlo sa bahay. Masaya kami ni Daddy at si Nicole. Balita namin bumalik na ito sa US. Ito ang kwento ko, Kuya Roms. Runs.